by March 31, 2024, eh, wala na tayong backlog sa plastic card. Yes. Na... Lahat ko nakabili na natin ng card. Paano yung mga new applicants ng card na natin? So, ngayon, yung mga na-extend yung kanilang mga lisensya, pwede nang mag-renew hanggang November 6, yung mula April 1. Kasi po sa schedule na din ito, hindi siya sabay-sabay. So, we follow the schedule. So, dapat alamin nila yung schedule ng mga may hapon na lisensya. Tama po. Okay, thank you, sir. Kasi ngayon, meron na kami sapat na driver's license cards. Yeah. Meron na tayo sapat na plastic card o driver's license card para mag-issue po sa kanila. So, kung pinayaran na nila ito yung nakaraan, pero paper license na nakuha nila, so all they have to do is go back to the district office or LTO office no, na kung saan sila nagbayad no, at i-present na nila yung kanilang official receipt na napapatunay na binayaran nila yung extension nila para ma-issue na lang yung kanilang driver's license card. Pero for those who... Good news po para sa atin! Meron na tayong sapat na supply ng driver's license card o plastic card. Ayon po yan mismo kay LTO Chief, Assistant Secretary, Attorney Bigor Mendoza this weekend. Kasi nagpa-press conference po sila noong October 5, 2023. At doon niya sinabi na meron na tayong sapat na supply ng driver's license card o plastic card. At kasunod din po niyan ay naglabas din po agad ng anunsyo ang LTO tungkol dito. Kaya yung mga nag-renew dati na paper license o papel na lisensya ang kanilang nakuha, pwede na po kayong bumalik sa LTO na kung saan kayo nag-renew para kukunin nyo na ang inyong mga plastic card o driver's license card. Pero kailangan o dapat dala-dala nyo ang inyong mga official receipt o ang inyong papel na lisensya na katunayan na kayo ay nagbayad na at nakapag-renew na dati. Ngayon po ang tanong, paano yung mga o paano yung memo ng LTO na nagpapalawig ng extension o validity ng ating mga driver's license card o driver's license hanggang April 2, 2024? Ibig sabihin po ba na madidisregard na po yun? Mapapawalang visa na po ba yun? Ang sabi ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza this weekend, kapag nag-expired na ang inyong lisensya o kung mag-expire na, kailangan nyo na itong i-renew sa schedule date ninyo. Kapag hindi po tayo nag-renew sa schedule date natin, ay considered na yon o considered na po yon na expired. Kaya may penalty na po yon. Ito po yung schedule ng pag-renew natin. Based po sa nilabas ng LTO na schedule. By schedule po ang ginawa ng LTO para maiwasan na magdagsa ng mga tao sa mga LTO offices. Ang mga nag-expired po mula April 1 to April 30, 2023, the scheduled renewal dates are from October 6 to October 31, 2023. Kaya yung mga nag-expired na mula April 1 to 30, 2023, pwede na kayong mag-renew at ang schedule ninyo ay mula October 6 to October 31, 2023. Yung mga nag-expired naman po mula May 1 to May 31, 2023, the scheduled renewal dates are from November 1 to November 30, 2023. Yun naman po ang schedule ninyo. Yung mga nag-expired naman po mula June 1 to June 30, 2023, ang schedule naman po ng renewal ninyo ay from December 1 to December 31, 2023. Yung mga nag-expired naman po mula July 1 to July 31, 2023, ang scheduled renewal dates ninyo ay from January 1 to January 31, 2024. Yung mga nag-expired naman po mula August 1 to August 31, 2023, the scheduled renewal dates naman ninyo ay from February 1 to February 29, 2024. Yung mga mag-expired naman po mula o nag-expired na mula September 1 to September 30, 2023, ang schedule naman ng renewal ninyo ay from March 1 to March 31, 2024.
Yun po yung mga schedule ng renewal natin. Phase po yan ha, sa nilabas ng LTO na scheduled. Ulitin ko ha, kapag hindi po kayo nakapag-renew sa itinakdang araw o buwan ng scheduled ay automatikong mapapaso ang inyong driver's license. At kapag paso na ito, syempre, meron na po itong penalty. Kaya sundin po ninyo ang naitakdang araw o buwan ng scheduled ng pag-renew ng inyong driver's license. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-renew na kayo sa itinakdang araw o buwan ng schedule ninyo para hindi po kayo magkaroon ng penalty. Sa mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at pindutin natin ang notification bell para ma-update po kayo kapag meron tayong bagong upload na video. Sumunod po tayo sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho. Panoorin po natin ang video ng press conference ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza II na kung saan sabi niya na meron na tayong sapat na supply ng plastic card o driver's license card. Salamat sa pagpunta niyo ngayon. Kung tatatandaan nyo na our last press conference, ang pinag-usapan natin yung driver's license cards. Pero ngayon meron na kaming update at kailangan namin yung tulong nyo. Kasi ngayon, meron na kaming sapat na driver's license cards. So, starting itong araw na to hanggang November 6, 2023, yung mga driver's license, diba kinasabi natin, kung dati may automatic extension, yung mga driver's license na expired on April 2023, onwards, extension at April 2024. So ngayon, sabi namin, we will make a necessary announcement at ito na yun, kung kailan materialize na. So, itong muna po na, we will give you a public is, yung mga driver's license na nag-expire April 30, 2023, binibigyan natin sila hanggang November 6 this year para i-renew mo na nila yung kanilang lisensya. Meron na tayo sapat na plastic card, yung driver's license card, para mag-issue po sa kanila. So kung pinayaran na nila ito nung nakaraan, pero paper license lang na nakuha nila, so all they have to do is go back to the district office or LTO office kung saan sila nagbayad at i-present nila yung kanilang official receipt para napapatunay na pinayaran nila yung extension nila para mag-issue na lang yung kanilang driver's license cards. So ginawa natin yung stagger, hindi natin sinabay-sabay. For two reasons, so number one, kasi yung ating supply of plastic cards eh staggered yung amount. Pero mas importante, pangalawa, ayaw natin na bigla-bigla na lang lahat magpunta sa ating mga district offices. Magbibigyan po kayo ng ating mga personnel and chances are ahaba yung pila. So we'd like to avoid na magkaroon ng long queues ng ating mga licensing centers. So we hope to address that in the next couple of months. So by March, as I said, by March 31, 2024, wala na po tayong backlog ito, and we're servicing credit usage. Okay, Alan, that's from JLA. Asik, dun sa yung kabilang po ng mga backlog natin sa lisensya, gano'n nga ang uli? 2.4 million. So by March 31, 2024, eh wala na tayong backlog sa plastic card. Yes. Na bakit ko nabigyan na natin ng card pati yung mga new applicants yung card na. So ngayon, yung mga na-extend yung kanilang mga lisensya, pwede nang mag-renew hanggang November 6, yung mula April 1. Pansin mo sa schedule na ganito, hindi siya sabay-sabay. So we follow the schedule. So dapat alamin nila yung schedule ng mga may hawak na lisensya. Tama po. Kasi ba ni tama, no? Wala na yung extension hanggang 2024 dahil meron na tayong panibagong guidelines. Adik, tuloy po yun as far as the other iba naman na nag-expire ng iba, no? Unang magiging po yung extension dito lang sa those that expire April 1 to 30 hanggang November 6 na sila. After that, expire.